sa una, malaking bagay sa akin yung metiwala yung artista. Malaking bagay sa akin yung metiwala yung artista. Pero bago pa man kami nag-shooting, tulad ng nasabi ko nung nakaraang press con, si Angeline, nung unang meeting namin, unang 15 minuto, nakita ko na namin ang laki ng kargada ng puso eh. Sinabi ko na agad sa kanya, Angeline, kausap ko pala, nagkukwentuhan pa lang kami, pinatanong ko siya, sumasagot siya sa akin, tapos nakita ko sa mata niya, sabi ko sa kanya, Angeline, kung ang acting mo sa pelikula katulad yung mata, yung sincerity na binibigay mo sa akin ngayon, ikaw si Emma, so wala akong problema. We will work on that. We will work on that. So, totoo na maraming, yung unang tanong kanina, susugan ko lang, nade-drain ba si Angeline sa mga eksena? Oo, nade-drain siya. Nakakapagod, lalo na yung huling eksena, yung huling chunk, yung fight scene sa huli, yung tatlo sila. Nakakapagod yun kasi isang buong gabi namin kinunan yun hanggang madaling araw eh. At si Angeline was in almost every frame. Nakakapagod. Ang hirap mag-sustain. Ang hirap-hirap mag-sustain kasi hindi naman kinunan ng diretso yun eh. Maputol-putol yun eh. So, believe ako sa dedication nilang lahat. Believe ako sa dedication nilang lahat. Anti-men ba ang pelikula? Hindi. Hindi. Meron lang akong gustong sabihin. Nung nag-uusap kami ng mga artista, nung inilalatag ko sa kanila at sa aking post-production staff, script pa lang, sabi ko sa kanila, ang daming graphic love scenes nito. Pero sa akin, ang totoong love scene ay yung eksena na nung naguhugas ng sugat si Angeline, si Emma, pumasok si Alfred. Yes. Tapos first time silang nagkita, tapos pareho nalang tinitingnan yung buwan, tapos walang nagsasalita. Sa akin, yun ang love. Sa akin, yun ang love. Yun yung that is the truest love scene in the entire movie. So sabi ko sa kanila, umpisa pa lang, yung eksenang yan, wala kang maririnig. Kahit sa post, no music, no nothing, it will be cold. So dapat ang mamutawi dyan, dapat ang maramdaman ng mga tao dyan, ay yung totoong pag-ibig. Okay. So, ibig na kahit na ganon ang character ni Alfred, ni Paolo Gumabaw, for a certain moment in the movie, may humanity. Kaya lang dahil sa karanasan pinagdaanan nila, ang humanity natatakpan eh. Sayang. Yun yung part ni Alfred. Ngayon, may isang pinag-usapan namin ito nung writer. There is only one scene in the film nakikita natin na malinaw ang humanity ni Ben, the character of Sid Lucero. Mahal ba talaga si Emma? Totoo bang may pagmamahal? Oo, totoong may pagmamahal. At totoong minahal niya. At hanggang ngayon, pagkakataon nung eksena yun, mahal pa rin niya. Kaya lang, ang humanity natatapunan na ng kung ano ang ginawa sa kanya ng karanasan niya at ng pagkakataon eh. Kaya natabunan. Ito yung eksenang umiinom siya mag-isa, tapos kinuha niya yung litrato, tapos nag-breakdown siya. It was meant to show, to take a peek at the humanity of Ben kahit sandali lang. Tapos nung pumasok si Angeline sa susunod sa eksena, wala na namang salita. Tiningnan niya yung partner niya, pinunasan niya ng pawis at saka naupo siya sa tabi. Malinaw na mahal niya. Ang pagkakaiba lang, minahal niya pero hindi na niya kaya. In that scene, ang sabi ko sa kanila, mahal mo Ben, Ben mahal mo si Angeline, si Emma, Emma minahal mo si Ben, pero alam mong wala na. Never pa naman po ako na ganun situation so far. I'm so lucky na hindi ko na-try yun and ayaw ko siya matry. And sa mama ko, siguro siya yung makatry nun. And super sakit para sa akin yun. Kaya sana huwag ako magaya sa kanya. Yung papa ko kasi, napaka-violent na papa ko. And damubugbog talaga siya.
And super happy ako nung naghiwalay sila kasi para mawala na yung sakit na nararamdaman ng mom ko. Ayun po. At ayun nga, nung naghiwalay sila, naging masaya kami. And may time na gusto nilang balikan pero kami ayoko. Abuse. Ang pinaka-naalala kong abuse sa buhay ko is nung time na nasa Taiwan ako, nung dun pa ako nag-aaral, when I was in elementary, because I was studying in a traditional Chinese school, so I was the only foreigner there. I was the only one who looked different. And I was the only Filipino. So in this, sa Taiwan kasi medyo they looked down on us Filipinos eh. Lalo na iba yung itsura ko sa kanila. So not only the students would physically abuse me, like it gets physical sometimes, a lot of times actually. And what's crazy about it is actually pati yung teachers. Good evening everyone, congratulations. Finally, papalabas na yung silip. Yeah. Follow up ko lang kay Direct Mac. Hi, Direct Mac. Hello. Good evening. Follow up ko lang po, Direct, dun sa sinabi niyo last press ko na grabe yung pasabog na ginawa ni Paolo Gumabo dito. Diba, dun sa eksena na sumisilip siya kay Angeli. How do you encourage him to show yung best niya dun sa eksena na yun? By telling him the truth. By not obligating him to do it. Nung una kong sinabi yung eksena, sinabi ko sa kanya na ito ang nakasulat sa script. Kikip siya, tapos ikikis-kiss yung katawan ni Pader. So sabi ko sa kanya, sa totoong buhay, ikikis-kiss mo lang ba? Ano ang gagawin mo? Tapos sabi niya, yun ang gagawin. O sabi ko, sige, wala namang, I give you the option. Ako yan, ito ang gusto kong gawin. Ito ang pangkikip. O pwede kang pumayag, pwede kang hindi. Ngayon, pag hindi ka pumayag, pwede bang magpaalam ako sa iyo na gagawin natin yung eksena, gagamit ako ng double. Kasi ang feeling ko, importante yung eksena yun. Pero may option kang gawin. Nasa sa iyo lahat yon. So yun, nilatang totoo. Kaya huwag tayo mag-double. Yan, tuloy direct, ang dami. Nag-flood tuloy nung in-upload ko yun. Haabangan daw yung eksena yun. dun sa flat nung aking interview sa inyo. Thank you, Direk. Looking forward to that. Yung next question ko for Angeli. Hi, Angeli. Congratulations. Yeah. Sinabi mo, nailabas ni Direk yung galing mo sa acting. Pero sa dami ng encouragement na ginawa niya sa'yo, dito sa movie na to, ano yung pinaka-tumatak sa'yo na hindi mo malilimutan? Nasabi mo, artista ka na dahil nagawa mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa before because of this movie, because of the record. Thinking deeper into action, hindi lang basta may ma-acting ka, basta umiyak ka o tumawa ko or nagawa mo yung pinaka-action is part of kung ano talaga yung action na ginagawa mo. And kailangan mo yun maramdaman sa sarili mo para ma-implement mo siya ng naturally. Dahil pag alam ng nakikita sa camera kapag pag hindi totoo yung pinapakita mo and fake yung emotions mo. Kaya yung aral na napulot ko dito is take my time to be on that position para ma-out ko sa mga tao and sa camera yung best ko. Sir Alan, you're on mute po. Yeah. So sabi ko, ang galing mo rito. Kumbaga, compared din sa mga naunang ginawa mo, talagang nag-high level yung acting mo dito. Sa trailer pa lang. Most probably sa din, lalo na sa movie. Congratulations, Philip, sa Apoy. There you have it. Thank you so much, Alan Sancon of Stars Photo Bits. By Legally starring Angeli Kang, Sim Lucero, Jella Cuenca, at ako po, Paolo Gumabaw. Streaming already on Viva Max. Bits? Did you have to do it so perfectly? Hey guys, my name is Sid Lucero, and I'm personally inviting you to watch one of our projects that we're so proud of. We're so proud of this thing.
We're calling it Silip Sa Apoy. It's the director is directed by MacArthur Alejandre, written by Ricky Lee. And we have Jella Cuenca, Paolo Gumabao, myself, Sid Lucero, and of course, Anjali Kang at the head, right? So it's streaming right now on Viva Max. Please watch it. Thank you, Sid Anjali. Hi guys, I'm inviting you all to please watch Silip Sa Apoy, now streaming na! And it's directed by Mac Alejandre and written by Ricky Lee, starring Sid Lucero, Paolo Gumabao, Jella Cuenca, Dexter Doria, and Anjali Kang. Thank you, Anjali. Direct Mac? Yes, thank you. Sorry kanina, I heard my name. Nag-jan lang ako. Sorry, Miss Jean and everyone. This is so true for the record. Yeah, okay. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa MediaCon na to. Sana mapanoorin po ninyo ang Silip Sa Apoy.